Medios. Serbisyo lubos sa 882. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo. So good! So good! I got you! Big Kalayong Lima! Thank you, Boss Edwin Eusebio. Ewan ko kung siya susunod mamaya. Si Yes Yes Yo, Fiscal Eusebio. Delikado na naman ba? Delikado. Galing ko, huli ka agad, ano ha? Magandang umaga ho sa'yo. Magandang umaga ho sa'yo. Magandang umaga ho sa inyo. Today is the second to the last day ng buwan ng Hunyo 2021. Ngayon ho ay June 29. Magandang umaga, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga ho sa lahat ng ating suking tagapakinig. Saan man panig kayo ng mundo naroon. Lalong-lalo na po ang ating mga OFW. Na-miss na ho talaga nilang makauwi ng ating bansa. Yun nga lamang relax muna, chill-chill muna. At medyo konti lang, konting pagtitiis lang dahil gumaganda ho ang sitwasyon. Dito ho sa Metro ngayon, ng Filipino Star ngayon, nabay napakalaki ho nitong istoryang ito. COVID-19 cases in Metro Manila, bumaba pa sa 9%. Very good, very good. Ayun, very good ha, maganda ho yan. And not to mention, I think ang Pasig ang isa sa mga gumaganda ang sitwasyon. So chill-chill lang, baka ho matuloy, at sana ho matuloy yung sinasabing maganda-gandang Pasko natin. Hindi ba? Ayaw ho natin magpadalos-dalos eh ha. Ito'y maikwento ko lang. Look what happened. Sa Australia, wala na, zero na. Balik sila ngayon. Balik sila ngayon. Dahil ho sa Indian variant, Delta variant. Balik ho sila ngayon sa face mask. Yun ho ang nakakalungkot. Yung kumbaga sa basketball winner Edwin yung rebounce na tinatawag. Yung rebounce yung return of the comeback. Yun ho ang nakakatakot eh. Yun ho ang iniiwasan natin. Kasi sayang ho yan. Pag yan ho nagpadalos-dalos tayo, sayang ho yung ating pinaghirapan. Sayang ho yung tuloy-tuloy na daloy na ng mga bakuna dito po sa ating bansa. Hindi ba? Kahapon po yung interview natin kay Ambassador Babe Romualdez. Napakagandang balita po nun. Magandang balita po yun. Kaya lahat po ngayon tinitingnan. Lahat po ngayon inaayos at nilalagay sa tamang perspektibo. Hindi ba? Kaya tigilan muna ng DepEd yung mga bukas-bukas ng klase. Inulit na naman ni Presidente kagabi. Hindi ko isusugal ang buhay ng mga bata. Tama na yan, tama na yan. Tantanan nyo muna. May mga pasubmit-submit pa ng petsa kung kailan. Hindi nga eh. Hindi nga. Hindi nga pwede. Di ba? Sana wag. Okay? Sana wag. Ayan, inulit ko ni Presidente kagabi. It didn't came from me. It came from the President himself. Na hindi ko isusugal. Ayaw kong maging katulad tayo ng India at iba pang mga bansa na talaga namang sumabog right under their nose. Hindi ba? Actually, napakarami na hong mga sektor ang tinitignan ngayon ng mga kapakanan. One of which caught my attention last night sa balita po namin sa Net 25 sa Matalang Agila ay ito po hong nasa larangan ng paggawa ng pelikula. Hindi ba? Yan ho ba'y nai-inspeksyon? But in fairness sa mga nakikita kong mga teleserye, lalo na yung paboritong-paborito kong si Manciano, Provinciano, di ba? Na talaga naman ang mga tauhan ang magkakalaban, hindi na ubos-ubos eh. Ano na yata, mga 10 million yung mga tauhan nila eh, hindi maubos-ubos. Hindi ba? Nakikita ko naman, in fairness to them, meron silang, what do you call that? Anong tawag doon? Nasa dulo ng dila ko eh. Disclaimer na lahat po kami dumaan sa quarantine, sa swab test. Very good, very good. I agree with that and congratulations. Napapansin ko naman, lahat ng eksena nila, mga outdoor, bukid, farm, di ba? Speaking of pelikula, ano nga ho ba ang sitwasyon ngayon? Ito hong aking idol Talagang kailangan makausap na. Nakita ko siya kagabi sa Net 25, bini-interview. Undersecretary Lisa Dinyo, magandang umaga po sa inyo. Si Victor Lima po ito, ma'am. Good morning. Paga, sir. Kamusta ka na? Namimiss na rin kita. Ako'y shooting na. Gusto ko nang bumalik sa pag-arte. Anyway, na-caught ang attention ko, no? Tama naman si Senator Amy Marcos na
Nasusunod ba ang mga protocol? Kasi napakaganda ho ng mga teleserye natin. Ayoko ring mawala yun. Ano ho ang programa nyo? Ano ho ang gabay na ibinibigay ninyo sa ating mga producer, sa ating mga TV network? What is the process? So, meron po tayong tinatawag na safe filming program. So, ito po yung programa namin na nag-prescribe ng mga protocols po na binibigyan ng ating gobyerno para sa ating mga productions. Opo. So, gumagawa rin po tayo ng systematic process para mag-register po sila at malaman po natin kung nasaan ang mga productions dahil nga po, syempre, pumapasok po yan sa mga LGU eh. Correct. Eh, alam nyo naman po, ang mga LGU ay talagang kinocontain nila ang COVID-19 exposure ng kanilang mga residents. Opo. So, kailangan po nating masigurado na ang mga pasok po ng mga production sa mga LGU ay may declaration po sila na lahat po sila ay susunod sa protocols. Lalo na ngayon, ma'am. Lalo na ngayon, bumababa sa NCR. Pero ang parang area of concern ngayon, mga probinsya eh, di ba? Opo. Nationwide po itong program natin and we are working with different LGUs all over the Philippines para po ma-streamline natin yung process. And of course, kailangan po natin ang DOLE dahil nasa kanila po ang mandato and regulation para mag-inspect. Uh-oh. Wala po sa amin yun eh. Ano po kami? Right. Facilitator lang po kami. Who is coordinating with DOLE? The production outfit or ang mga network or whatever, the producers? But actually, doon sa ating latest JAO, yung Joint Administrative Order, they can actually go directly to DOLE. Yung registration nila, pinapaalam po nila sa DOLE para alam ni DOLE kung saan gagawin yung inspection. Oo, kasi talaga... Pero marami po kasing sa amin lumalapit. Meron po kaming grievance desk na tinatawag. Yun. Sa mga complaints po na experience po sa iba't ibang shoot. And we coordinate with DOLE and DOH them to take action. Kasi ang mga kagaya ho ng sabihin ko na, ang probinsyano, napakarami ho mga fight scene. Talaga nagdidikit-dikit ang tao, eh, no? Mahirap nang malusutan ang isa ron, di ba? Yes po. Talagang napakabuwis buhay po ng production shoots. Kaya ang kailangan po talaga is ongoing conversations and dialogues with all of our production companies. Ma'am, can you give me an idea? What is the Eddie Garcia Bill? The Eddie Garcia Bill is the bill kung saan po natin pineprescribe ang minimum standards para maprotektahan po ang occupational safety and health ng mga taga-pelikula at audiovisual industry. So hindi lang po ito kami, hindi lang po siya film industry, pero lahat po ng nasa audiovisual, including radio, entertainment industry, and other audiovisual content. Oh, at ito rin po yung palagay ko, nakapaloob dito yung pagsaset ng time ng trabaho, no? Lalo na sa mga senior citizen, hanggang dito ka lang oras na ito magtatrabaho, no more, no less, hindi higit doon, yung mapuyat, yung lalo na sa panahon ngayon, ano? Opo, alam naman po natin, pag wala kang tulog, mas lalo kang, yung immunity mo bumababa. Kawawa po ang mga artista natin, ang mga director, ang lahat po nang nasa isang production dahil walang tulog, dahil talagang lagare at magdamagan ng mga shoot. So kailangan po talaga nating i-control ang working hours nila. Dahil alam niyo naman po ang mga workers natin, napaka-passionate. So wala po yung titignang oras dahil matapos lang ang pelikula, gagawin po nila ang lahat. Pero kailangan po natin silang pangalagaan. Ang mahirap lang dun, ma'am, paano kung ang hinihingi ng eksena, madaling araw, hating gabi, I mean, you know, you rest the sa buong araw, pahinga ka, on call ka lang, pagdating na ng eksena mo, which is kung ang hinihingi, madaling araw or hating gabi. That's the only time you work. How is that? Kung ganun po ang shoot, ang call time po nila ay hapon. Hapon. Para napupuno pa rin natin yung 12 hours maximum. Oo. Eh, kasi meron tayo mga pelikula, may mga producer. Iko-call time ka ng 6 ng umaga, makukunan ka next week eh. Di ba? may mga ganun, Ma'am Lina, di ba?
Totoo yan. Opo. I've been there. O, di ba? Totoo, opo. Pumunta ka rin. Next week, mga next day. O, pumunta ka rin, bagong ahit ka, bagong gupit ka. Nung tinawag ka na, ang haba na ng buhok mo, long hair ka na, di ba? Yung mga ganun, paano maiiwasan yun? Seriously. Di ba? Yun po ang kailangan talaga nating ma-control. Kaya kailangan po talaga ng intervention ng government. Kasi pag ang magkausap lang po ay producer at ang worker, maiipit at maiipit po ang worker natin. Kasi pag nagreklamo po ang workers natin, bina-blacklist. That's right. Pag-iinitan. So, hindi po tama yun. Yun. Ang ganda nung nabanggit nyo yun, ma'am. Ano ang security ng isang empleyado, ng isang production people na, op, teka muna, 12 oras na ako nagtatrabaho. Time first muna, papahinga ako. I mean, you know, hindi, huwag ka magpahinga. Eh, baka balikan eh, di ba? Yan ang nakakatakot din eh, yung kanilang security. Doon po tayo papasok. Yan. Doon papasok ang gobyerno to protect them, to make sure that they can go to us at hindi po nila kailangang isang alang-alang ang kanilang mga trabaho para lang mabigyan ng karampatang proteksyon. Doon po natin kailangan ng ang DOLE at ang DILG po through the LGUs para mag-inspect at talagang tignan at sabihin, ay, oo nga, may violation itong production na to. Kailangan natin protektahan yung mga workers. Alam niyo ma'am, naniniwala ako, I don't know kung tama ako, isa sa naapektuhan, hindi lamang ang turismo, kundi ang pelikulang Pilipino. Sapul na sapul kayo, ma'am, right? Ay, grabe po. Sarado pa rin po kami hanggang ngayon. Oh. Nakita niyo naman po ang mga sinehan. Sarado pa rin po. So, it's so hard to produce a film. Kaya, in fairness din naman po sa mga producers, naintindihan din naman po namin yung cost implications nito. Pero, kailangan po natin talagang magtulong-tulong at protektahan ang bawat isa. Ano pa ho mga proyekto ng iyong tanggapan, ma'am, na mga upcoming? Meron po kaming Create Philippine Films. Ito po yung film funding natin para sa mga pelikula, sa mga producers po natin. So magbibigay po tayo ng between 100,000 to 5 million para po sa mga ginagawang pelikula ngayon. Ang dami niyong pera, ha? Para saan yung perang yun? Meron po tayong film funding para po sa pagtulong sa mga paggawa ng pelikula. Oh. So public funding po ito na binibigay ng gobyerno para sa mga producers natin. It's called a co-production fund po. Very good. Palagay ko sa tinagal-tagal po na natingga ang pelikulang Pilipino, marami na hong idea ang nagsulputan sa mga isip ng ating mga writer, director. Palagay ko, inaasahan natin, magagandang pelikula ang upcoming, di ba? Opo, at hindi po natin, kailangan po natin tulungan ng mga pelikula na huwag mamatay yung industriya. Dahil ngayon po, yung cost po ngayon sa bawat isang pelikula, 25% po yan. So kung halimbawa 10 million ang paggawa, nagiging 13 million dahil lang po sa protocols. Oh my God, talaga? Opo. So kailangan talaga mahaba-haba PC ng producer, ma'am? Opo, at kailangan po talaga din masubsidihan ng gobyerno. Ay, naku. Katulad po ng Korea. Oo. Eh, kaya ganun po ang ginagawa nila. Dinudumog tayo ng mga telenovela ng Korea eh. Kayang-kaya ng Pilipino gawin yun eh. Di ba? Oo nga po. Oo. Sila Dao Ming Soo, kayang-kaya nila. Biklima yun, di ba? Oo. Mama Nene, pinapatawa ko lang kayo, dami nating problema. Mama, as always, maraming salamat. Napakasarap niyo pong kausap at regards po, regards sa mahal natin. Thank you po, Sir Vic. Salamat, ma'am. I'm here always. Sige po. Sige, si Ma'am Lisa Dino, 'di ba? Eh wala, kung bukod sa turismo, eh sabi ko sa iyo, Winner, ayoko muna pag-usapan yung mga pandemya, parang nakukulta na utak ng Pilipino eh. Aminin natin, 'di ba? Parang ganun dito ang balita, ganun doon ang balita, di ba? Kaya binukanahan ko kayo ng inopening ko kayo ng Pasig, ng 9% na bumaba ang NCR, ngayon pelikulang Pilipino. Tingnan mo si Attorney Perdito Pasio, walang tigil sa paggawa ng pelikula. Hinihintay ko lang yung offer sa amin ni Edwin, ni Attorney Perdito Pasio. May title na eh, may title na. Hindi dingding ang pagitan, dingding lang ang wall. Oh, 'di ba? Parang pareho 'yon, ano? Dingding lang ang pader. Oh, tsaka yung yung alikabok sa ilalim ng dagat. Oh, 'di ba? Maganda 'yon. Alikabok sa ilalim ng dagat. Eh tama ho 'yon.
Buti at buti na lang, meron tayo mga isang katulad ng Perdito Pasio. Sige lang ang pagpuproduce ng mga pelikula. Parang, well, suntok din sa buwan siyempre yung mama, no? Hindi niya alam kung kailan luluwag. But, you know, eh, kailangan ho yan. Nandiyan po yung mga Amos Production, yung kaila Bong Revilla, nandiyan po ang Biba, nandiyan pa po ang Regal, at napakarami po natin talagang mga magagaling na artista na dapat, yung probinsyano nga, dapat isa pelikula na yun eh. Diba? Pwede na yun. Oh, anyway, napapag-usapan lang ho natin yan dahil, you know, to give hope sa ating mga kababayan, to give hope sa ating mga mamamayan, lalo-lalo na po yung senior citizen. If you will recall, ang mga lungsod ho sa Metro Manila, meron ho silang day for the senior citizen. Libre. Kaya ano ba, minsan may nakikita ko, puro senior citizen eh. Nasa mall, yung pala, araw ng libreng sine para sa kanila. That was during the ano, pre-pandemic. Eh nagkaroon ho ng pandemic, sarado ho ang sine. Hindi ho ba? Nakakaawa rin yung ating mga senior citizen and everybody for that matter. Talagang kulong na kulong na eh. Kulong na kulong na. Talagang sobra na. At sana, with this, ito yung sinasabi ko sa inyo, again, baka sakali, kailangan magpabakuna na ako para, di ba, makatulong ako sa madagdagan yung numero ng mga nabakunahan. And, di ba, ilan na tayo? 10 million plus, di ba? 10 million plus. Ang medyo nabakunahan na. Alright. Florida. 11th victim. Nakita ho sa rubble, dyan po sa Miami, Florida, yung building. And remember, sabi po ni Ambassador, maiba lang ako, biglang cambio, nakita ko kasi sa monitor namin, sa napakaganda po namin TV. Ano size to? 90 size nito, no? 90 inches. Meron hong Pilipino, isa yatang nasawi at dalawa ang hinahanap pa, according to Ambassador Babe Romualdez. And from time to time, ipapollow up po natin yan at nakakaawa naman at hindi pa humalaman hanggang ngayon kung ano ho ang kadahilanan nitong pagguho nitong building na ito dyan ho sa Surfside, Florida. Diba? From time to time, magbibigay ho ng pahayag si Mayor, who is that? Si, nakalimutan ko yung, Caba. Mayor Caba. Mayor Caba. Diba? Anyway, going back, eh, yun ho ang ating, hindi ba maibalik ho sa normal and it's a good thing, mabait ho talaga ang Panginoong Diyos, eto na ho ang mga bakuna, bumabaha na. Yan, okay lang bumahayan. Kaya sana, gamitin ho natin ang pagkakataon para tayo ho ay mabakunahan. Report muna! Si Patrol Number 5, unahin natin itong Maynila, no? Unahin natin ang Maynila. Paring Aya, anong balita na yan? Paring Vic, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Nasa mahigit 100 police training ang i-deploy ngayon sa Manila Police District bilang bahagi ng kanilang actual training. Umaabot sa 108 na police training ang nagmula sa National Capital Region Office o NCRPO. Ang ipakakalat ng MPD sa lahat ng 14 na police station nila dito sa lungsod ng Maynila. Tatagal ng 6 na buwan ang field training ng mga bagong recruit kung saan matapos nito ay isasailalim sila sa evaluation. Bagamat nasa temporary status ang mga police training, tatanggap na rin sila ng buwan ng sahod. Bago i-deploy, isa lang muna sila sa briefing sa pangunguna ni Police Colonel O.D. Madrideo, Chief ng MPD District Directorial Staff. Babala ni Madrideo, kinakailangang sumunod ang mga police trainees na ito sa duties and responsibilities ng Philippine National Police kung saan posibleng managot din. Managot din sila kung makagawa ng pagkakamali. Bukod sa pagtulong sa pagbabantay sa seguridad, tutulong rin ang mga police trainees na ito sa pagpapatupad ng guidelines ng health protocols. Ito sa Patrol Number 5, IAU Pangkulapulat, siyempre matodan lakas, DWIC. Thank you! Aya from Diliyong, Manila. May oras pa tayo bago mag 10:30. Dako po tayo sa Bulacan. Louis Angeles. Louis, what is happening? Yes, magandang umaga, Vic. At dito tayo sa bayan ng Pandi dahil may mga magsasaka rin na lumapit sa atin para sa ating public service dahil ito mga ito ay 8 magsasaka ito na halos ay binaliwala ng karapatan ng tenant at dahil yung lupa na kanilang sinasaka ay naibenta na sa isang kumpanya. Kaya
ito, pinag-aaralan natin ng Metro Patrol kung ito ba ay may lapan pa dyan sa head office, sa main ng DARAB dahil nakakaawa naman na kasama Vic. Dahil yung ating unang tinulungan sa bayan ng San Miguel ay okay na Vic at talagang dumadaan naman daw sa tamang proseso ayon nga sa DPWH. Kaya ito namang sa bayan ng Pandi ay titingnan natin kung ano ang magandang maitutulong ng ating public service ng Metro Patrol dito sa mga magsasaka at nang malaman natin sa DARAB Bulacan kung paano na baliwala ang karapatan nitong mga magsasaka. Samantala kasama Mick, yung ano, nananawagan tayo sa LTFRB at kay Secretary Tugade dahil mamaya itesend ko sa messenger ng ating studio, yung ating stasyon, yung kuha ko sa aking sinakyan jeep na kami para kami sardinas. Mukhang parang baliwala na sa mga ibang mga pampasayarong jeep na meron pa rin pandemic na dapat na ito ay iniingatan at magkaroon pa rin ng kahit may walang social distancing, wag lang naman yung sobrang puno na, magkakandong pa yung mga pasayero at may nakaupo mismo sa gitna noong POJ. Ang ating sitwasyon at public service dito sa Laligan Bulacan. Hindi na nila inaalintana yung COVID, Louie. Wala na. Wala na. Mm. Wala na. Alam mo, kahapon nga eh, nadaanan natin mga isang grupo na mga kapataan, nagpa-fight ng face mask. Yun. Anong ginagawa ng PNP Bulacan? Yeah. Dito tayo na datake. Anong ginagawa ng PNP? Anong ginagawa ng barangay? Anong ginagawa ng mga munisipyo para magpatupad pa rin ng pag-iingat dito sa ating COVID-19? Alright. Back to you, Vic. Maraming salamat si Louie Angeles, live and direct mula po dyan sa lalawigan ng Bulacan na las 10 y media ng umaga. Ako po yung magbabalik. Servisyo ng lubos sa 882 DWIZ. Servisyo ng lubos sa 882. Oh, dun ho sa mga empleyado ng Quezon City Hall, mukhang talagang IP feel good kayo. Ha? Ito ho ang balita. Makakatanggap ng hazard pay ang mga empleyado ng Quezon City Hall. Ito ay makaraang lagdaan ni Mayor Joy Belmonte ang paglalaan ng 250 million pieces. 250 million pesos po. Para sa mga empleyado, para ho sa hazard pay. Di ba dapat yung mga private company malalaki may ganito? Ewan ko, lalo na yung mga marami ng tinamaan. Eh, alam ako kasi mukhang ano eh. Anyway, lahat ng eligible workers na nagtatrabaho sa panahon na ipinatutupad ang Enhanced Community Quarantine ECQ at Modified ECQ, tatanggap. Ayun, dapat ganun. If you work under ECQ, MECQ, dapat may tanggapin kayong hazard pay dahil... again, ha? Hindi ako nagagaling-galingan. Tama ho ba ang aking sa pantahan na because you are working under a condition na may panganib. You're working under the condition na may pandemya. So you go out of your house, you go to the office, yung travel ninyo, nakalantad po kayo sa ano? Diba? Sa panganib. Not to mention, may mga kumpanya pa rin pag-atrabahuhin yung tao ng 12-12. Oh. Ha? Not to mention, marami ng tinamaan doon. Di ba? Ililipat lang yung workplace doon sa isang lugar, sa hallway or sa whatever, pero dapat yun nila-lockdown eh. Di ba? Oh, ayan. All our workers on duty deserve to be fairly compensated for their sacrifice, especially since they face the inevitable risk of contracting the virus. Correct? I agree. Maraming salamat to Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Pero ang tanong, parang marami nga ako naririnig, kamusta ang vaccination sa Quezon City? Diba? Parang, kasi ang dami ko narinig noon, doon pa lang sa online application, pero parang high-tech na eh. Parang high-tech na eh. Diba? Sabi ko nga dati, how do you expect a vegetable vendor, a fish vendor, a magtataho, na mapumuntang online at mag-apply online. Parang napakahirap po nun.
Yung ba pwedeng manual sa barangay? Hmm. Meron din ho ako naririnig. Diyan sa Quezon City. Eh well, sinabihan naman namin yung tao, pumunta sa barangay. Tignan natin after going to the barangay kung ano mangyayari. Eh, di ba? Eh, parang... Meron ho kasing mga ibang residente, like for example sa Quezon City, ha? Mangilan-ngilan lang, or baka ewan ko. Nagpaparegister sa ibang lungsod. Kagaya ng Maynila, napakabilis. Hindi ba? Kagaya ng Valenzuela, napakabilis. Ang Pasig, for that matter, ang baba na. Ang San Juan, for that matter. Hindi ba? Doon sila pumipili sa ano, sa mabilis. O remember, kailangan ho, madami ang maineksyonan ngayon eh. Dahil hindi pa ho natin alam kung yung bakuna natin, whenever, eh hanggang kailan lang. May mga nag-iisip na, ako nag-iisip na, by November or January. Baka kailangan magpalit, bakuna tayo ulit. Siguro naman, by that time, marami ng bakuna, di ba? Hindi natin alam eh. Yung mga nabakunahan ng ganito, gusto magpabakuna ng ganito. Di ba? Hindi mo rin maiaalis eh, di ba? Now, nalalaman mo na, na may mga ibang bansa na hindi ino-honor yung ganong klase ng bakuna. So mag-iisip ka na, ah, dito na ako magpapabakuna. Yung internationally accepted. So siguro ang pag-aaral pa rin eh, ginagawa ngayon, hanggang kailan ba ang visa ng mga bakunang yan? Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ano pa ba? Johnson & Johnson, Sputnik V. Hanggang kailan ang visa niyan? Eh sana ho, yung mga darating na bagong produkto ng bakuna, yung mga bagong ginagawa na bakuna, masakop na ho sana yung mga Delta variant. Lumawak ho sana ang sakop nila. Ika nga eh, yung kanilang AOR, lumawak na sana yung efficacy ng bakuna, yung kanilang area of responsibility. Diba? Yung mahagip ho nila, pati yung mga bagong variant na yan. Yun ho ang nakakatakot, yung bagong variant eh. Ha? Take note, may mga bansa ho na nagluwag, nadali ng Delta variant. Ayun, balik ho sila ulit sa square one. Face mask. Bakit ho? Nagsama-sama yung mga tao, may bakuna na kami, wala ng COVID. Naku po! Yun ang nakakatakot. Yung balik, yung return of the comeback, parang mas matindi. Report tayo! May report tayo mula Campo Crane. Alamin natin ang report ni J-Mar. Jay! Tama ka dyan, Manong Vic. Diba? Maraming mga kababayan natin ngayon ang talagang ma-choosy, sabi nga, no? Doon sa mga itinuturok na bakuna. Choosy na, tapos yung iba pasaway pa. Totoo yan, Manong Vic. Eh, lalo na sa ngayon, marami ang tila nagre-reklamo dahil may ilang mga bakuna na hindi tinatanggap doon sa kanilang mga travel requirements. Ang kinikilala lamang ng mga sabi nga ng mga bansa, mga point, mga country na pupuntahan, ng mga bansa pupuntahan eh yung mga internationally acclaimed na mga bakuna tulad ng itong Pfizer at Moderna. Yung mga Janssen na yan, Johnson & Johnson, yung Janssen, hindi ba? Oo. Eh, samantalang yung bakunang gawa ng China, eh, hindi kinikilala ng ilang mga bansa. Oo, yun ang problema ron eh. So talagang mag-apura ka na makapagpabakuna ulit ng panibagong brand. After 6 months siguro, 5 months, di ba? Tama yun, Manong Vic. Eh, kaya nga may ilang mga kababayan natin na tila sinasamantala ang sitwasyon. At kapag may dumarating na mga may pangalang bakuna, hindi pa rin makawala sa kanilang mga modus at pinagkakakitaan pa rin itong mga ito. Oo nga. Kaya nga inatasan itong si Philippine National Police o PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, itong Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na imbestigahan ang isa na namang kaso ng vaccine slot for sale. No. Ito'y matapos na ibunyag ni Pasig City Mayor Vico Soto na may dalawang fixer silang nahuli na nag-aayos ng vaccination slot para sa pagsisingit
Pila? Na nagnanais ng mauna sa pila ng pagbabakuna, kapalit ang hindi tinukoy ng halaga. Ayon sa PNP chief, kaya niya pinatututukan sa CIDG ang kaso sa paniniwalang hindi lamang sa Pasig nangyayari ang ganitong uri ng modus, kundi sa iba pang panig ng Metro Manila. Nakadidismayaan niyang sinasamantala ng ilang mga walang kaluluwa ang sitwasyon upang makapan lamang ng kapwa kung saan biktima pa rin ang mga mahihirap at yung mga walang kalaban-laban. Kasunod yan, umapila si Eliezer sa publiko na huwag tangkilikin ang ganitong uri ng pananamantala at idulog sa kanilang isumbong program kung may nalalaman silang gumagawa ng ganitong klase ng illegal na aktibidad. J-Mart! Yes, Manubik! Ano naman ang ipipicture mo sa pila? Ano naman ang kikitain mo? Alika, J-Mart, alika. Penging ano, penging 50. O anong racket sa pila? Ilalagay kita sa unahan? Di kung ako nasa likod mo, magwawala ako. Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Pero ang sistema kasi Manong Vic, alimbawa, sa isang locality, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Huwag na. Merong kasi mga pagkakataon na halimbawa 500 yung slot for the day. Kasi okay. Diba, per day ang slot niyan, diba? Ang bubuksan nila sa publiko, doon sa mga nakaschedule, ay 300. Hoy! Yun. Bali, may mawawala ngayong 200 na slot at yun ay questionable sapagkat yun ay nagiging bukas na sa pagbebenta ng mga slot dun sa mga kakilala o di kaya naman ay sa mga kaibigan ng mga taong nandoon na nangangasiwa sa mga vaccination center. Eh ba, chances are may kinalaman ng ilang mga opisyal dyan. Hindi ko naman sinasabing meron, baka merong kinalaman. Why would you not allot the 500 for allotted for the day at gagawin mo lang 300? Anong pakay mo dun sa isinubi mong 200? Diba? Yun nga ang questionable doon, Manong Vic. Kaya nga dito sa Pasig, meron nang na-discover itong si Mayor Vico Soto at na-booking niya dahil nag-undercover ito, Manong Vic. Yun ang magandang gawin. Gumamit ng ibang pangalan sa pamamagitan ng text dahil nagkakaayusan to, Manong Vic, sa pamamagitan ng text messaging. Natural. Merong mga nagpalihim na nakapagpapakalat nung numero, nung dalawang pixer at kung saan dito ay isinasaayos na yung kanilang slot. So, kung sa araw na ito, halimbawa, sa araw na ito, nakapagbukas na sila ng bakuna, hindi mo malalaman, Manong Vic, kung sino yung mga nagbayad. Dahil halimbawa, pero ang nakapagtataka kasi rito, Manong Vic, kung halimbawa, sa 500 na yan, hindi naman isang bakuna lang ang ituturok dyan. Merong mababakunahan ng Pfizer, may mababakunahan ng AstraZeneca, may mababakunahan ng Sinovac, depende sa availability. Pero, ang nabuking dito yung mga allotted for Sinovac at yung allotted for AstraZeneca, yun yung ibinibigay doon sa mga naka-schedule. Samantalang yung mga ibang mga bakuna tulad ng Pfizer doon napupunta sa mga nagbayad. Nako, may idea ka ba magkano binabayad? Ang magiging magmula doon sa mula ng mabuking itong vaccine for sale na to, Manong Vic, nagre-range ito from 6 to 12,000 pesos depende sa brand ng bakuna. Ha, ganun? Oo. Wow. Per dose ito, ha? Per dose. Hindi ito, Per dose yan. Dalawang dose yan. Oo. Pagpalagay mo 12,000 sa isang dose, di 24,000 agad ang mapupunta doon sa nagbenta. Grabe. Eh yun, doon sa 24,000 na yan, ilan pa maghahati niyan, Manong Vic? Kung doon nga sa sinasabi mo may mga ilan. Yeah. May mga ilang opisyal na sangkot din sa ganyang klase ng modus. Yun, dalawa lang, yun nahuli. Paano yung mga nakakalusot? At nakaka-consume rin dahil sa kagaya niya, may dalawang nahuli sa Pasig. Pustahan tayo, may uusbong pang ganyang kaso ulit sa susunod. Marami pa yan. Marami pa yan, Manong Vic. Nabuking na nga yun sa San Juan, sa Cadiz, sa Pasay, sa Mandaluyong, di ba, rather? O tapos ito, hindi naman nalalayo doon sa dalawang lungsod na yun dito sa Pasig. Ito, magkakatabi itong lugar na to. Parang ba ikot-ikot lang dyan yung mga picture, no?
Oo. Grupo yan. Kaya yun ang ano natin, yun ang, kumbaga yun ang, sabi nga ni PNP Chief, yun ang kailangan bantayan at kailangan maging one step ahead. Correct. Ang mga pulis sa pagtuntun kung sino-sino itong mga fixer na ito. Nasa ang sa sobrang pagkarismaya niya, tinawag niya mga halangang kaluluwa. Oo, grabe. Eh, akala ko dati, mga palimalimandaan lang, isa-isang libo, 12,000 pala, isang dose. Oo. Wow! Di ba? Depende pa yan sa brand ng bakuna, Manong Vic. Kaya talagang sabi ka eh, matindi ang pananamantala, ang nabibiktima, diba? Yung mga kababayan nating walang kalaban-laban, itong mga sinasabi. Ayokong tawagin mahihirap, Manong Vic. Ayokong gusto kong bigyan ng dignidad yung ating mga kababayan na sabi nga eh, kapuspalad. Pero mas magandang tawagin natin sila. Mga walang kalaban-laban dahil hindi sila makapagsalita. Mga ano, mga hindi helpless. Hindi na may pagtanggol yung kanilang sarili. Mga helpless na tao. Mga helpless. Totoo yan. Diba? Totoo yan, Manong Vic. Wala. Pero palagay ko naman, J. Mark, winner. Pag nagbayad ng 12,000, hindi yan yun. Hindi mahirap yun. Di ba? Tsaka, I don't know. Pero, hindi, mabuti na lang. Yan eh, alam ni General Guillermo Ilyazar at pinatututukan na yan. The likes of Pasig City, mabuti may nahuling dalawa. Sana maging leksyon. Sana tumigil na, di ba? Okay. At kailangan ding maging aktibo rito yung mga local chief executives sapagkat baka hindi nila nalalaman sa likuran nila. Correct. May nangyayari ng anomalya at pagdating ng dakong kulit sumabog itong issue na to, sila ang puputukan direktamente dito. At baka nagagamit ang mga pangalan nila without them knowing. Totoo yan, Manong Vic. Yun ang... Kaya dapat talaga full of the nation approach ito at sama-samang pagtulungan ng mga lokal na pamahalaan ng pulisya at kaya hindi ng publiko na sa gayon mapigilan itong mga ganitong uri ng pananamantala sa ating mga kababayan. Dapat gumawa ng programa si Guillermo Ilyazar. Isumbong mo kay Guillermo. Diba? Pwede, diba? Baka naman magalit sa atin si Kuya Montulpo dyan. Hindi, okay lang yun. Sige, i-report mo kay Guillermo. Ayun. Pwede, di ba? Mga ganun. Maganda yun, magandang app yun, di ba? Totoo yan. Tatago naman ang identity mo pag nagsumbong ka eh, di ba? Totoo yan. Sa katunayan, Manong Vic, may programa ang PNP. No, sa isang TV station, kung di ako nagkakamali, UNTV ito, ang pamagat ng kanilang programa ay Rectang Connect Action Agad. Yung mga ganun. Doon nila isinasahing papawid, Manong Vic, yung mga sumbong ng ating mga kababayan na agad inaaksyonan ng ating pulisya. Maganda yung gano'n kasi right there and there, aaksyonan eh. Oo. Ay, naalala ko yung programa nung araw. Talagang maganda yung programa na yun. Nawala na nga lang. Di ba? Alam na alam ni Alex Calda yun. Yung title ng programang yun. Di ba? Yung title kasi ni alam ni Winner, iba. Police, iba ang alam ni Winner. Pero yun, police, kung umaksyon, mabilis. Okay, Winner, iba eh. Nung araw pa yon, mga joke lang yon, di ba? Okay. So yan ang update, Panong Vic. Mula sa Kampo Krame, Patrol 9, J-Mark. Dagalan gula sa impina, may todo lakas. Dito po, Jaycee. Thank you, J-Mark Dagala. Mula po dyan sa Kampo Krame. Well, alam nyo, hindi natin maialis na ano eh. Sa ating ilang mga kababayan na talagang maging mapanamantala eh. Hindi ba? Okay, speaking of bakuna, humingi na ho ng paumanhin. Itong si Makati Mayor Abby Binay, doon po siya naturok na ineksyon na hindi po napindot. Okay lang ho yun. Para naman sa amin ni Weren, hindi naman ho big deal yun. Parang baka naman hilo na yung nag-iineksyon. Anong oras na yun? Wala pantulog. Parang wala namang krimen. Kailangan pa bang, I don't know, nagtatanong ho ako ha. Hindi ko ho sinasabi. Kailangan pa ba ng malawak ang investigasyon doon? Parang wala namang foul play doon. Baka tanungin din natin yung nag-ineksyon. Ano ba ang sitwasyon mo noon? Baka naman pagod. Nahihilo na, hindi pa kumakain. Bumalik yung mama, yung inineksyonan. Nagpa-ineksyon ulit. So, tapos ang kwento. Hindi ba? Huwag na natin palakihin. Alam nyo, minsan may mga kasama rin tayo winner sa hanap buhay na
Naku po. Shout out po, Boss Vic. Abidatak. Okay, salamat po mula kay Pearl. Sino to si Pearl Jasmine Hertz? Si Hiyas ba to? Ha? I-ban mo nga ito. I-block mo to. I-block mo. I-block mo nga ito. Teresa de Solidad from Hong Kong. Maganda ko. Oy, sa Hong Kong ba? Umuulan pa rin. Parang inang ba? Nga? Si Olga Javier. Presi ang Abianda. Ah, maraming salamat. Ah, si Sutton Akna Yil. Diba? Salamat po. Salamat po, Ma'am Presi ang Abianda. At salamat po sa pagtutok ninyo dito sa DWIC. Sabi, oy, dumadami ang texters natin, ha? Oo. Dumadami, pero ang pangalan, tatatlo. Dumadami ang text, pero pangalan, tatatlo naman. Sobra naman kayo. Okay. Meron pa, Presi, meron pa. Si Andrew Oti de la Cruz. May kinikwento si Andrew Oti de la Cruz. May bago bang pelikula si Atty. Topacio? Yung patayin mo sa kindat si Kerat? Ayun ba yun? tinatanong, ayan, no text, babasahin natin. Nagbabayad dito, eh. Dapat sa training nila, kasama yung body cam. Correct, I agree. Sabi ni Arthur de la Vega. Olivio Doliano Blasado. Correct, Sir Vic. Tama. Eto. Olivia Doliano Blasado. Ako po, gusto ko magpabaksin sa SM Fairview. Ayaw po nila ng walk-in. Alam nyo, by the way, may nakausap kami ng weekend, ha? Sa SM North. Yung mga sa mga manicure, pedicure. Ang bagal daw, hanggang ngayon, wala pa silang bakuna. Remember, ito ho'y humaharap sa mga tao. Hindi lang humaharap, hinahawakan ang mga tao. Manicure, pedicure, eh. Diba? So, baka naman ho pwedeng bilis-bilisan natin. Ha? Pupunta ka ng mall na ganyan. Naka-face mask, face shield ka. Yung aircon ang pusyaw ng buga ng hangin, ay talaga magmo-moist. Boss, sa QC, tatlo ang paraan para makakuha ng vaccine. Online via e-consult. Barangay assist. O ayan, remember, there is a barangay assisted ano. Sige, punta ko kayo sa barangay. Textbox. Textbox. Easy sa LGU. Ayan o. Sabi ni Olivia Doliano Blasado, ang online sa QC, ang hirap po mag-online. Wala nang available na daw sila. Oh, so true enough. Hindi po tayo nag-iimbento. Arnold Layoge. Oh, yan. Tama yung sinabi rin natin, Venero. Kalokohan niya may hirap. Bibili ng vaccine na 12,000. Oh, hindi ba? Oo. Tama nga yun. Oh, meron talagang ano, no? hindi ho. Kalokohan niya may ba? Okay. Yan, o. Oh. Di ba? Yun na nga lang, buti na lang, medyo alerto ho ang ating mga lokal na opisyal. At natitimbog po yung mga ganyang uri ng, ano, ng mga gawain. Hindi ho talaga mawawala yan, eh. Yung mga pananamantala sa ating pong mga maliliit na kababayan. Sa ating pong mga, yun nga, kung tawagin ni J. Mark, helpless. Anyway, ganun pa rin ho ang ating paalala para ho tayo unti-unting makabalik sa normal at naghahabol po tayo ng ano eh. Yung sinasabi hong maging maganda sana ang ating Pasko, naghahabol po tayo rin na sana maging maganda kahit papano. I'm not saying it to be perfect, but you know, better than of last year. Better than of 2019, 2020, better of the period. Na makaranas po tayo ng konting luwag. But still, maging maluwag man po, alalahanin po natin, we have to be careful. Kagaya po ng sinabi ng Pangulong Duterte kagabi. Naintindihan naman ho ninyo siguro. Yung pagbubukas ng eskwela, wala muna yan. Tigil muna yan. Ayokong isugal ang buhay ng aking mga estudyante. I agree with you, Mr. President. You are absolutely right. Di ba? Yung pag nagaganap sa ibang bansa, bumaba ang COVID, nagluwag. Look at that. Kasi ho, mayroong bagong variant. Meron hong bagong malakas makahawa, mabilis na makahawa ng variant. Yun ang pinag-uusapan natin. Yun ang iniiwasan natin. At yun ang dapat na hindi natin maranasan. Mag-ingat po tayo. Magpabakuna po tayo. Manalangin po tayo. Vic De Leon Lima here. I'll see you tomorrow. Yes, yes, Joe. Sino?
Oh, si Attorney. Ah, okay. Attorney Topacio is in the house. Tatantabayan po ninyo, ha? Ang magaling na movie producer natin at yung pelikula ni Edwin, malapit na hong ilabas. Ding-ding lang ang pader. Okay? Bye! Servisyong lubos sa 882. 882. 882.